Patay sa fraternity hazing ang isang estudyante sa Zamboanga City. Iniinalang dawit sa krimen ang isang pulis. Narito ang report. Maririnig sa iyak ng mga kaanak at kapitbahay ni Joselito Envidiado kung gaano siya kamahal ng kanyang komunidad sa Zamboanga City. Nagsilbi siyang kuya ng mga estudyanteng tinuturuan sa pagsagot ng mga learning module. Nagpabait na bata at ba't matulungin. May prinsipyo at respeto sa pagkatao. Iwan ko kung bakit. Kano na lang nangyari. Malaki ang pangarap niya. Gusto niya magmilitary daw. Pero ang pangarap ng 21 taong gulang na senior high school student tuluyang natuldukan dahil sa kapatirang naging mitsa ng kanyang kamatayan. Kung may nagsabi lang sa akin na ganito, nakapunta na sa doon, siguro ako, pupuntahan ko yun doon. Hindi yung mangarin ngayon. Isa umano si Joselito sa 6 na aplikanteng sumailalim sa initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity. Hindi niya umano kinaya ang proseso, kaya isinugod sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Arestado na ng pulisya ang 12 sa mga nang hazing umano sa biktima. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. 6 na iba pa ang pinaghahanap. Sasampaan sila ng reklamong paglabag sa anti-hazing law. Nakuha rin sa crime scene ang mismong paddle na ginamit sa hazing ng biktima. Sakop din ng investigasyon ang pulis na hinihinalang dawit din sa krimen. May pulis na nalaman niya na nangyari yan, na namatay na, may namatay na. Wala man nag-report sa atin dito. Wala tayong natanggap report. So ngayon na ongoing bisigin natin kung bakit hindi niya na-report sa atin. Wala pang payag ang pamunuan ng Tau Gamma Phi Fraternity sa nangyari. JP Soriano, GMA News.